Hello again, moms and dads. Mommy Ruby is back. So, ngayon, okay, last time, doon sa baby carrier review ko, sabi ko, doon sa end ng review ko, sabi ko, baka ang next na i-review ko naman ay yung baby bottles namin or yung 6 ways on how to baby wear with the baby carrier. So, ngayon, naisip ko, mas madali siguro kung unahin ko muna yung review sa bottles namin. Pero hindi ko siya isasabay-sabay. Iisa-isahin ko na lang para mas maging detalyado. Kasi gaya no review ko dun sa carrier, ewan ko ba, parang hindi nahihirapan akong gawin siya ng sobrang generalized. Or, basta yun, mas parang natural na mas naidedetali ko siya. So, ayun. Ngayong umaga, meron kasi kaming Tommy Titi, Playtex, and Pigeon sa ngayon. Pero nag-order din kami ng Dr. Brown's, which we think is the best according sa mga nabasa namin. Pero hindi pa namin siya natatry. So, ngayon, may i-share ko lang sa inyo yung experience namin sa kung ano meron kami. So, mag-start tayo dito sa Pigeon. So, ito. Kumuha kami ng Pigeon. Nakuha namin ito sa Shopee, Pigeon Official Store. At, una sa lahat, bakit namin ito kinuha? Well, Pigeon kasi is a trusted brand na. Subok na rin yan. Talagang trusted siya. At the same time, compared sa ibang mga brands at sa ibang bote rin ng Pigeon, ito mismo, itong kinuha namin, ay mura. Kumpara sa iba, ha? Hindi, huwag natin ikumpara dun sa local bottles or unvented bottles. Kasi syempre, ito, may vent system siya. Yun. Kaya, ito, again, mas mura siya kumpara doon sa ibang bote. Yun. So, ano ba nagustuhan namin dito? Siyempre, sa unang tingin, lalo na online, yung picture niya, hindi ka ma-attract eh. Hindi ko alam sa inyo ha, moms and dads, pero ako, sa picture online, hindi siya masyadong attractive. Kumpara ulit sa iba, sa ibang bote na mapapawaw ka, itsura pa lang niya. Ay, ang ganda. Pero ito, very simple. Na okay din naman. Di ba, napakasimple yung street lang siya. May square base. Tapos, yun lang. Yung pangalan niya. Then, yung measurement sa likod. Ayan. Yung ounce and ml. Ayan. So, saan ba tayo sisimula? Dito sa taas. So, ayan. Ito. Yung nipple niya, yung teeth niya, napakaganda rin. Kasi, meron siya, yung kung mapapansin nyo dito sa loob, grooved yung interior niya. And by the way, ano pala, gamit na to. So, kung mahawak-hawakan ko man siya, hugasan na rin kasi ito. So, ayan, meron siyang grooved interior. Kaya, ang purpose niyan, para mas maging natural yung pag-latch ni baby. Parang hindi masyado naiiba kapag naglalatch siya kay mommy. Ayan, so, napakaganda. Meron din siyang round hole. Ayan, round hole. Nakikita niyo ba? Ayan. Ito pala ay for 4 months pataas. Also, itong nipple, silicone siya, at meron siyang double thickness. Di ko alam kung napapansin mo ulit, pero feeling ko nakikita naman, no? May double thickness siya. Labas natin. Yan. Meron pa siyang ano sa loob eh. Kaya ito, pansin nyo, yan, may double thickness siya. Kaya, yun naman, ginagawa niya mas flexible itong nipple to. Kaya, syempre, kapag may flexibility, mas komportable din si baby na magdede. At the same time, ayun, ito pala, kung papansin nyo, slim neck siya. Ayan guys, nagbabalik ako. Sorry ah, pinos ko. Tinawag kasi ako ng mama ko. Anyway, balik tayo dito sa nipple.
So, ayun, slim neck lang siya. O, di ba, sexy? Slim neck. Hindi siya wide neck kumpara doon sa ibang mga bote. Katulad nung dito sa aming tummy tip eh. Yan. Sa susunod na yung review natin sa tummy tip eh. Isang bote na gustong-gusto din namin. So, ayun. Saan ba tayo? So, ayun, slim neck, may grooved interior, at may double thickness for its flexibility. Kaya, komportable si baby sa pagdede dito. Actually, sobrang talagang tested namin yan. Kasi imagine, 8 ounces ito, moms and dads. At ang baby namin, si baby Irvant, 4 months lang siya. So, sa totoo lang, sa ngayon, nasa 5 to 6 ounces pa lang din naman yung nakukonsume niya. Pero, surprisingly, itong binili namin na 8 ounce, pigeon na 8 ounce, grabe, nauubos niya guys. Moms and dads, nauubos niya yung 8 ounce ng tuloy-tuloy. Na, ang galing. Kasi, actually, nagsimula din kami sa mga local bottles eh. Yung mga hindi vented. At mapapansin nyo doon, diba nag-i-struggle si baby na magdede. Kasi nga, walang hangin na pumapasok. So, ayun, ang nangyayari, gas yung or nakakapag-ingest lang sila ng air. Kasi nga, kulob, wala namang vent system. Anyway, eto, ang galing. So, dun ka magtataka or matutuwa, dun mo masasabi na, ay, ang galing. Ang galing ng kanyang vent system. Actually, napakasimple lang ng air ventilation system nito. Pero, impressive. Eto, meron lang naman siyang parang, ano dito sa gilid. Ayun, pansin nyo ba yun? Yan. So, as your baby drinks his or her milk, pumapasok naman dun yung air. So, nami-minimize niya yung pag-swallow ni baby ng air. Nami-minimize niya yung air ingestion ni baby. Ayun, na-adjust niya yung air pressure sa loob. At makikita niya habang umiinom siya, ito pa, isang bagay na amaze kami ni hubby. Habang umiinom si baby, makikita mo talaga yung bubbles na pumapasok. Yun. Baka sabihin nyo, no, eh, bakit may bubbles? Hindi ba pangit kapag may bubbles? Ganito kasi yan, masasabi mong pangit yung bubbles kapag halimbawa, nag-struggle si baby na magdede, tapos hanggang to the point na tinanggal na niya yung chupon sa mouth niya. Kasi nga, hindi na siya makainom dahil walang pumapasok na nagatas sa mouth niya. Kasi nga, walang air. Nakukuha niyo ba, moms and dads? Kasi kailangan ng air. Para yun yung magpupush dun sa milk para tumulo siya dito sa chupon para may madede si baby. Kaya nga, dun sa local bottles, yung walang vent, dahil walang pumapasok ng air doon, nag-i-struggle si baby. Kasi walang nagpupush dun sa milk eh. Kaya dede na siya ng dede, tapos parang nahihirapan siya hanggang sa mag-i-stop siya, tatanggalin niya yung mouth niya doon sa chupon. Para makakuha ng hangin muna, para makahinga. Ayun. So, asan na ba ako? Kung bakit, at makikita mo, pag tinanggal niya yung mouth niya doon sa chupon, grabe yung rush of air. Makikita mo may rush of air dahil sa dami at laki ng bubbles na mag-appear doon sa chupon. So, yung pumasok sa bote. So, makikita nyo yun, moms and dads, or malamang nakita nyo na na-experience nyo na, no, na nung pagkaalis ni baby ng mouth niya doon sa chupon, grabe yung bubbles. Ang dami at minsan malalaki pa nga. So, may rush of air. Ibig sabihin, kinulang talaga nag-struggle si baby. Dito, hindi siya nag-i-struggle kasi nga, sufficient, very sufficient na yung air na pumapasok dito. Very sufficient na yung air na kailangan na magtutulak sa milk na dededehin ni baby. So, siguro i-attach ko dito, i-review namin minsan yung kapag nagdede si baby ulit dito.
i-attach ko dito sa vlog na to yung sinasabi ko. Makikita niyo yung ang cute ng bubbles makikita niyo habang nagdedede si baby. Pumapasok yung ano, yung makikita mo yung bubbles na ibig sabihin may pumapasok na hangin na kailangan para ma-push yung milk towards your baby's mouth. Ayun, kaya napaka sobrang amazed kami, sobrang impressed kami, and sobrang satisfied kami dito sa Pigeon bottle. So, I highly recommend this bottle. At, yeah, kung hindi niyo pa natatry itong Pigeon, I suggest you try. We highly recommend this one. At mura pa. Ito mismo ha. Yung iba kasing ano din ng Pigeon, may kamahalan din naman. Actually, balak na namin kumuha ng PPSU bottle. Kasi ito, PP bottle lang. May different types of plastics din. Kasi andyan yung PP, meron PPSU, meron pa palang PESU. Mga ganon. Iba-iba. Ito, PP bottle na ano din naman, durable and safe. BPA free. Ayun. Pero, yung PPSU, meron kasi siyang mas ano eh, kumbaga better siya. Yun. Pero okay din naman. Actually, most of our bottles, yung mga makikita yung mga bote na pang baby, PP lang din naman eh. Pero yun nga, kung may budget, hindi pwede naman natin i-try. Kami, wala pa kami yung budget, kaya hindi pa kami nakabili. Pero we're planning. So, medyo pinaglalaanan namin. At kung wala namang makakasagabal, baka sakali makakuha kami ng PPSU bottle ng Pigeon. Ang ganda niya. Simple lang din itsura, pero catchy, very elegant, classy. And yun nga, isang habol mo dun Hello guys! I'm back! Kasama ko na si Bibi ngayon. naubusan ako ng memory sa phone ko kanina. Kasi, dun ako nag-record sa phone ko kanina. Ayun, naubusan ako ng memory. So, ayun, pina-transfer ko yung file dito sa laptop. Tapos, naisip ko, siguro ituloy ko na lang dito sa laptop. Besides, mukhang mas okay din yung itsura ko dito kaysa kanina. Kasi kanina malapitan eh. So, kita-kita niyo yung iBugs ko. At least ngayon, medyo siguro mas malayo. Medyo mas okay ba itsura ko ngayon? Moms and dads. Nakakaya. Ayan. Anyway, so ano ba sinasabi ko kanina? Ayun, ang pinakahabol ko... Ayun, binabanggit ko kanina, we're planning to get the ano tawag dito? We're planning to also get the PPSU bottle ng Pigeon. Kaso nga lang, medyo mahal. So, ayun nga. Pero, sana magka-budget kami. Kasi ang pinakahabol ko yung pagiging PPSU niya. Anyway, ito naman nakuha namin. Itong blue. Ayan, ito. Itong napaka-simple na to. Simple man siya, pero wow, sulit na sulit. No? At yung in-explain ko kanina tungkol dun sa air ventilation system niya, napakagaling. Kaya for me, itong Pigeon bottle, isa siya sa mga pinakamagagandang anti-colic bottles. Yun nga, madalas siguro ninyo naririnig or nakikita online kapag pinag-uusapan itong mga bote na to, yung mga Pigeon at iba pa mga branded bottles, isa talagang habol din doon yung pagiging anti-colic niya. So, ano ba kasi yung anti-colic? Yun yung sabihin natin, madalas sa pag-iyak ni baby na hindi mo naman alam yung dahilan or no clear reason talaga. Hindi siya ano eh, kasi halimbawa, hindi naman siya gutom, hindi rin naman puno yung diaper niya, pero iyak pa rin ng iyakas. Na yun nga. Tapos, wala talagang definite cause para doon. Wala pa rin na nasusulat na definite cause para doon. Pero, isa sa mga factors ay yung gas. Kaya nga, yun yung piniprevent sa mga bote. Yung pag-ingest ni baby ng air or gas. At dito sa Pigeon bottle na to, masasabi ko na very effective sa pag-prevent ng gas kay baby. So, yun lang, moms and dads. Again, super satisfied kami kay Pigeon. If not 100%, siguro 98%. Kung hindi mo 98%, 100%. Basta we love it so much at
Ayun. Sobrang sulit na sulit kay baby kasi nga nauubos niya yung 8 ounce. Ayun. So, yun lang. Siguro sa susunod, i-review ko naman yung Tommy Tipi namin. I'll share with you our experience with our Tommy Tipi bottle. Kung satisfied ba kami? Gaano kami ka-satisfied? Tapos, ano pa ba? Yung Playtex bottle namin. And excited na rin kami na dumating yung aming Dr. Brown's kasi nga sa mga ginawa namin research talagang yun yung the best bottle overall ah. Pero again, yun nga, ganun pa man, hindi pa rin kami nagsisisi at hindi kami mag-aatubili na kukuha ulit ng pigeon kahit meron na kami nakita na oh, best overall ganun sa mga bote. Hindi pa rin kami mag-aatubili na kumuha ulit ng pigeon. Kasi for us, kami ni Hubby, hindi man ito yung parang declared the best. It's definitely one of the best, itong pigeon bottle. So, yun lang, moms and dads. Thank you so much for watching our video. Sana nakinabang kayo, may natutunan kayo dito sa pigeon bottle na to. And, ayun, sana ma-try din ninyo yung pigeon bottle para makuha nyo rin or relate kayo sa experience namin kung sakali. So, thank you, moms and dads. That's it for today. Tingnan natin kung isisingit ulit natin today sa ibang bote. But for now, eto muna because meron ulit gagawin si Haggard Mommy. Thank you so much. And if you don't mind, please like and subscribe. See you again in our next vlog. Bye! Say bye, my baby. Malikot si baby. Yeah. Bye-bye. Kung papansin niyo pala may oven sa likod, baka nagtataka kayo bakit may oven dito sa sala. Kasi meron pong construction na nagaganap dito sa bahay. Pero wala mga karpentero ngayon. Kaya talaga sila man talaga ko rin na mag-record ngayon para walang ingay. So, ang mga gamit namin talagang ano, kung saan-saan siya nakalagay ngayon. Kasi nga, siguro, yun, alam niyo naman, pag may construction. Ayan, medyo lumilikot na si Vivi. Sige, okay. Bye again, moms and dads. Thank you for watching. Bye!